FOPSCo, the Filipino Online Professional Services Cooperative, is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. So, the reason kaya po ako sumali sa FOPSCo, kailangan natin ng isang sistema, isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FOPSCo kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FOPSCo kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FOPSCo is a privilege to siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin ito para maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCo because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FOPSCo is because, so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I chose FOPSCo because to learn and grow as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and raqueteras here in the Philippines. I joined FOPSCo because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Want to learn FOPSCo because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. All right. So that's a big, big yes. We really are growing together. So again, hello and welcome to our webinar series tonight entitled Start Upwork with Zero Knowledge in Freelancing. Of course, this webinar series is for our FOPSCo members, the ICT graduates, and aspirant freelancers who want to upskill, explore, and acquire new skills when it comes to freelancing industry or online professional industry. And of course, this wouldn't be possible without the collaboration of the FOPSCo Media, powered by the Filipino Online Professional Service Cooperative, FOPSCo. And of course, I am one of your moderator for tonight. And with that, let me just remind you of our house rule. Please put your phone on silence mode, mute unnecessary noise that can interfere our sessions, and seeking for your active participation, especially sa ating mga live viewers. Happy World National Teachers Day sa ating lahat, mga educators, and isang magandang gabi sa inyong lahat. And with that, I hope na excited na kayo because we are so excited with our resource person for tonight. And with that, let me call on my co-moderator for tonight. Hi, Miss Sydney, magandang gabi. Can you please? Hey, sir. Good evening. Narinig niyo po ako? Yes, I can hear you loud and clear. Go on, Miss. By the way, Miss Sydney is our newest member of the Academy or the FOPSCo Academy. And
na ang bahala magpakilala ng ating guest for tonight. Yes po. Yes. Hello again. Magandang gabi po sa inyong lahat. And sana po okay kayo dyan kahit maulan nga naman ngayong gabi. And also, babatiin ko din po ulit ang lahat ng teachers sa buong mundo ng Happy World Teachers Day. Anyway, ngayon po ay introduce ko na ang ating napakagandang guest tonight. This episode is very exciting kasi naman, sir, she started her freelancing career without prior knowledge of the industry, which is both exciting and frightening at the same time. But in her case, she took the risk. She is a freelance virtual assistant based here in the Philippines. She started her freelancing journey last December 2020, and her goal is to learn more about herself. She is a full-time employee working as an operations agent in a Forex broker company. So let us all welcome Miss Joanna Mae Espanola. Good evening po, Miss Joanna. Good evening po. World's Teachers Day. All right, so welcome to FOPSCo Academy. In behalf of FOPSCo, we are honored na at least mag-share na finally na invite namin si Ms. Joanna and napagbigyan tayo na makapag-guest siya sa atin and makapag-share ng tips and techniques when it comes to our topic for tonight, which is, of course, how to start up with Upwork with zero knowledge when it comes to freelancing. Okay, so go out. Up to you, Miss Joanna. Take the floor of your presentation. Pero kumusta ka muna, Miss Joanna? Ako, medyo busy. Pero kinakaya. Okay, so Miss Joanna, bati ka naman, maraming nanonood sa'yo sa live. Especially Hello. Your batchmates. Tapos sa lahat ng mga nanonood. Okay. Go ahead, Ms. Joanna. You may proceed with your presentation and we'll give you an access to share. And so far, meron na siya. So, before that, I just want to introduce myself. Mm-hmm. I am Joanna Mae Espanola. I am a general virtual assistant for almost 8 months already. And I am also a scholar from the ICT in general virtual assistant training. So before I start, I just want to say thank you to for inviting me here. Kasi marami talaga nagtatanong sa akin about my freelancing journey. Paano ba daw ako nagsimula? Paano ba daw ako nag-start sa Upwork? Yung mga ganun. And then, igagrab ko lang yung opportunity na to para i-share din sa kanila yung experience ko firsthand sa Upwork. And then also mga tips na kaya kong mabigay sa kanila. And also baka job, baka may share akong job sa kanila since I have pending pa na interview. So yun. So before that, mag-present na ba ako, sir? Go ahead. So sounds interesting ha. Talaga mamibigay siya. Okay, by the way, for our live viewers, if you do have questions, type in chat in sa ating comment section. Sasagutin natin yan later on. Para ma-raise natin or mabasa natin yung mga questions to our speaker for tonight. Go ahead, Ms. Joanna, take the floor na. So, here it is. So, start Upwork with zero knowledge in freelancing. So, okay. You can see your screen now. Go ahead. Okay. So before that, I just want to define what is a freelancer. So dati hindi ko pa talaga to alam. Yung talaga na ano siya. Freelance, free. So word na free, di ba? Kahit ano lang yung ginagawa niya. So a freelancer is an independent laborer who earns wages on a per job or per task basis. So typically for short-term work lang siya. Pero dahil nga ngayon sa pandemic, maraming opportunity ang nagsilabasan dahil dito kasi nga ngayon mas pinipili na ng mga tao na magtrabaho sa comfort lang ng home nila, diba, remotely kasi nga nakakatakot ng lumabas since pandemic nga. So yun. So ang benefits ng freelancing include having the freedom to work from home, a flexible work schedule, and a better work and life balance. Halos mga nakikilala kong
mga virtual assistant or freelancer is mga nanay, yung iba pa nga matanda na, and they are doing freelancer as their retirement job, and nakaka-amaze kasi pwede pala, di ba? And wala talaga siya sa age, kahit no pwede, kahit nga minor pwede, lalo na yung mga mahilig mag-animate, mga ganun, they are already earning sa mga nakikita ko sa mga success stories sa mga group. Kaya grabe yung opportunity talaga sa freelancing. So, moving on, Upwork. So, what is Upwork? Upwork is formerly Elan's Odesk. It is an American freelancing platform. It connects businesses with freelancers, independent talent agencies around the globe. Dati daw, ano siya? Elan's siya, then naging Odesk, tapos nag-merge sila, naging Elan's Odesk. Then, nung 2015 daw, parang naging new company siya, parang nag-rebrand sila. And yun na yung tinatawag na Upwork ngayon. So, yun. And then, sa Upwork, hindi ako mag-dive in masyado on the history sa Upwork or what. Papakita ko lang kung ano yung mga pros and cons, paano mag-apply dito and everything. And before that pala, marami pala nagtatanong sa akin kung paano daw ma-approve sa Upwork. Naalala ko lang kasi nun, I started Upwork 2018. And 2018 nun, wala talaga akong alam. Kasi in-introduce lang siya ng friend namin na, uy, may raming work dito, na copy-paste lang daw yung mga work. Kaya parang amazed kami. Tapos ang laki ng sahod niya. Tapos tinry namin. Tapos ako nun, parang naka-lima, nakadami rin ako na rejection sa Upwork bago ako na-approve sa Upwork mismo. Kasi mahirap talaga pala siya hanggang ngayon makapasok sa Upwork. So, ang ginawa ko noon, as far as I remember, tinignan ko yung profile ng kaibigan ko na nag-recommend itong Upwork. Ginaya ko yung style ng paglagay niya ng skills, ng ang about me niya. Kasi nga wala talaga akong knowledge about sa kung anong ginagawa sa freelancing. Kaya ginaya ko yun. Tapos, buti na lang, na-approve din naman ako. So, yung ginawa ko that time. And then, after nun, hindi pa ako nag-active. Parang nagsisend lang ako ng proposal for wala lang. Bored lang ako. Parang gusto ko lang i-try. Paano ba to? Hindi ko pa kasi gamay yun that time, 2018, 2019. Tapos parang nag-stop ako mid-2019 kasi nagka-work na ako na full-time. And then, dahil nga sa pandemic, umuwi ako sa province namin. And then, parang sa dami na ko nakikita sa feed ko about Upwork, about freelancing, sa YouTube din marami ako nakikita. Parang bumalik yung pagka-interesado ko sa work na to. Ano ba talaga to? Pwede ba ulit ako mag-try sa Upwork? Tapos pagkapasok ko nun sa Upwork, nag-private na yung account ko. Kasi parang pina-private ng Upwork yung account mo once na hindi ka active mag-submit ng proposal. Kaya yun yung ginawa ko, parang binalik ko siya ulit, sinet ko ulit siya sa public, tapos konti na lang kasi connects ko nun. Binigyan din ako ng parang code nung isa kong kakilala sa Facebook. Binigyan niya ako ng code, inuhaan niya dun sa isang group din ng mga freelancer. Parang code siya na libre, so nagka 40 connects ako. Yun yung ginamit ko na opportunity para mag-send ng proposal sa Upwork. So yung una kong job talaga dun is, before pala nun, nag-YouTube muna ako. Tinitingnan ko kung ano ba possible work. Tinitingnan ko yung field ng virtual assistant, kung ano ba talaga yung ginagawa nila. Yung mga ganon. Kasi wala talaga ako. Yung mga nakikita kong training kasi may bayad. Halos may bayad sila. And then, yun yung kasi ayoko talaga maglabas ng money pa about lang sa training. Kasi marami ako nakikitang libre. Then may mga free courses din naman. Hindi ko pa na-meet si DICT. Matagal pa bago ko siya na-meet. And then, ayun, buti na lang, meron akong job na nahanap nun. More lang siya about copy-paste lang. And then, yung rate ko lang nun, $3 lang. Kasi wala talaga akong idea about freelancing nun. Yung goal ko lang naman kasi dun, gusto ko lang may matuto. Bonus na lang siguro yung sahod. Pero nung katagalan na nakita ko talaga na malaki talaga yung opportunity mo dito sa freelancing as long as may client ka. Kasi may nakikita ko na noon yung mga hourly rate nila, $10, $15, $20, 'di ba? Isipin niyo yun. Sobrang laki ng sahod, kaya niya yung
yung minimum wage dito sa province, kaya niya na isang oras lang. Yung parang ganun, parang wow, amazing. Na parang dun kung mas gusto ko na siyang i-push, gusto ko nang mas matuto pa. Kaya mas nag-move forward ako after dun sa pasting ng mga yung una kong work, nag-move ako sa social media kasi mas maraming opportunity doon. So, okay, moving on sa Upwork pros and cons. Mamaya na mag-chika ulit. So, sa pros and cons ng Upwork. So, ang pros na under for me lang ha, sa Upwork, yung secured payment. As long as naka-payment verified yung client mo, sure na masasahuran ka. Unless na lang kung unverified payment. Kaya hindi din talaga yun siya nire-recommend na yun yung, dun kayo mag-apply sa mga unverified payment. Kung ikaw naman, risky ka naman at alam mo naman na parang legit naman yung company na yun, then take the risk. So, nasa sayo rin naman yun. Pero recommended talaga na dapat payment verified yung a-applyin nyo na jobs Upwork. Dahil kasi yan sa escrow, so payments will be held in escrow during the dispute period. Hindi nyo rin pala siya makukuha agad ang money. Parang 8 days mo pa siya makukuha ang money sa Upwork. After ng isang week, parang makaka-receive ka ng billing summary. Then after nun, parang 5 days, bibigyan, parang pupunta yun siya sa in-review, yung money mo. And then maging available siya after 8 days. And then Upwork is an easy-to-use program. Madali lang din siya paano ba doon? Madali lang. User-friendly siya. User-friendly, yeah. Then, it provides access to talent across the globe. Location is no longer an issue kasi lahat ng client mamimit mo dito from American, Western clients, mga iba-iba like Asian. May Asian din. Meron din mismo mga Filipino na nagpo-post dito sa Upwork, pero hindi ko feel. And then also mga ano, ang iniiwasan namin na applyan is yung India, Kenya, mga ganun, kasi parang hindi siya like parang okay. Indianin ka, charot. Okay lang. Decent rates and a wide variety of work. So, ano, yung sa rates nga, sabi ko nga sa inyo, kayo yung magre-rate mismo sa sarili niyo. Kaya dati nga, di ba, nag-start ako 3 kasi nga madaming ka-competensya nun sa Upwork. Tapos, sobrang dami talaga, lalo na pag newbie ka. Tapos, wala ka pa talaga, hindi mo pa nabibuild yung profile mo. Mahirap talaga makakahanap ng clients. So, it really depends sa proposal nyo. And if may portfolio kayo, then doon kayo bumawi. And then, also, ang cons niya, ang cost and fees ng Upwork. Kasi may 20% siya na service fee from Upwork, mababawasan yung sahod mo, hindi mo siya makukuha ng buo. So, before para mabawasan yung 20%, dapat maka-earn ka muna ng $500 and up sa isang client mo para mabawasan siya ng 10%. Medyo masakit. Hindi, masakit pala. Masakit talaga yung 20% na bawas. Pero at least safe naman kayo, di ba? Safe naman kayo na sure kayo na mababayaran kayo ng client mo. Kaya mas okay din talaga na before kayo mag-rate ng sarili nyo, isipin nyo din yung service fee ng Upwork before kayo mag-rate ng sarili nyo. And then, connects in sending proposal. Dito lang sa connects, medyo naging cons ko siya kasi yun nga, hindi unlimited yung connects eh. Binabayaran mo kasi yung connects once maubos yung connects mo. Parang yung 10 connects is $1.5 siya. So, dapat mag-invest ka rin sa connects once na maubos na kung gusto mo pa mag-push sa Upwork. May marami pa naman ibang freelancing site. Mas naging focus lang talaga ako sa Upwork. So, ang cons niya lang din, too many freelancers, yun nga, marami kang kompetensya. But it depends kung paano mo i-handle, lalo na sa proposal mo. Mamaya, papakita ko din sa'yo mga successful or effective na mga proposal na nakita ko lang din sa group. Next is building your Upwork profile. Pwede din pala ito siyang guide nyo para ma-approve kayo sa Upwork. Kasi ito din yung unang-unang lalabas pag mag-sign up kayo. So, catchy title. Hindi lang ako sure sa title kung andun na agad pag mag-sign up kayo. Pero pag sa Upwork na kayo, na-approve na kayo, kailangan nyo ng catchy title like rockstar virtual assistant, social media savvy virtual assistant, yung mga ganun.
parang ano, isang adjective lang na mag-describe sa iyo na kung ano ka, ano kang freelancer. Freelancer. Sa professional photo, ito yung importante kasi yung iba ginagawa nilang Facebook, yung ano, charot lang. Facebook, yung Upwork. So, dapat professional pa rin yung photo ninyo. So, ito yung example. So, dapat hindi nakayuko or may something na may bit-bit. Hindi din dapat yung may kasama. Dapat ikaw lang. Okay lang yung kahit sa labas ka, as long as ikaw yung nakafocus, tapos parang blur yung sa likod mo. So, pwede na din. Then, next is availability. So, sa Upwork, may mga option kasi siya doon na kung ano yung available time mo, like less than 30 hours or more than 40 hours, and then parang open as needed. Ang iniiwasan doon daw is yung open as needed ka. Kasi you still have your personal life, so dapat hindi ka naman pwede na maging open ka lang to your clients, di ba? Parang wala ka ng personal life pag ganun. Buti sana kung, kasi yung ibang clients, hindi pa din bayad yung mga ano nila eh. Pag may task lang, dun ka lang bayad. So, dapat i-ano mo din yung work and life balance mo, di ba? Dapat ganun pa rin. And sa availability, kung 30 hours lang kaya mo, edi dun ka sa last 30 hours. Kung more than 30 hours and kaya mo i-full time, then go. Sa rate, dito na, dun nga, yung sabi ko kanina, it depends kung paano mo i-rate ang sarili mo. It depends also sa service na mabibigay mo sa kanila. And always remember na may 20% fee ang Upwork. Kaya isalin nyo na lang din yung sa rate. And then specialized profile. Merong specialized profile na ang Upwork. So kung gusto mo ipakita lang yung profile mo sa data entry, then gumawa ka lang na for data entry mo na profile. At yun yung gamitin mo pang submit ng proposal nyo. Kasi dun sa profile mo, dun na lahat nakalagay. Kaya sa cover letter mo, short na lang ilalagay mo. And then portfolio, if meron kayo, then go. Mas okay. If meron kayong portfolio, mas okay. Lalo na if may experience na kayo. Pero kung wala naman, okay lang din naman. Dun na kayo mismo sa Upwork, magbibuild kung may first client na kayo. Kasi once na magka-first client kayo, sick kayo, doon na mag-start lahat, ay doon na talaga magsunod-sunod yung job niyo. Kasi may ano ka na eh, parang may client ka na, parang may isang tao na nagtiwala sa work mo, di ba? And then sunod din yun. Big word yung tiwala. Tiwala? Parang naul. Okay. And sa skills naman, parang 15 yung maximum na skills na pwede ilagay sa Upwork. So, dapat, yung sa skills din, dapat parang realistic naman na skills. Yung pag sa data entry, para inline lang din sa data entry or sa social media or something like that para ma-approve ka. Kasi pag iba-iba kasi, like kunyari, ano, parang medyo duda din kasi yung Upwork sa'yo na, oh, kaya mo pala to. Parang stick ka muna sa isa. Then, pag nagka-work ka na, dun mo na lang siya i-edit. Kasi yun yung parang napapansin ko dun sa Upwork. And then, sa about me, ito talaga yung nagpabago ng lahat. Me is, dapat more than 300 words siya. So, sa about me, dito mo nalagay lahat. Lahat ng services na ma-offer mo. Lahat ng flowering words, pwede mo na ilagay dito. Pero wag lang masyado yung sobra, ha? Tapos software na alam mo, Microsoft ba, Microsoft Word, Google Sheets and everything. Lahat ilagay mo kahit social media ilagay mo, kung marunong ka sa Facebook Ads ilagay mo, then kahit yung sa Google Drive lang, pag alam mo mag Google Drive, ilagay mo lahat kasi sobrang beneficial 'yan sa virtual assistant kasi doon kasi halos nilalagay lahat. So next. So finding the right job. So always ask yourself. This para lang to sa akin na pag for me kasi finding the right job, tinatanong ko always yung sarili ko. Ano ba yung service ko na ma-offer sa client ko? So ano ba yung kaya ko na may offer sa kanila? Pag may nahanap ako isang job na pasok naman yung tatlong skills ko doon, 3 or 5 skills ko doon, tapos yung iba hindi ko na alam, pinpush ko na yon, ina-applyan ko na yon. Kasi yung mga natitirang hindi ko alam doon, yun yung gusto ko naman matutunan para lumawak na naman yung skills na alam ko, di ba? Dati hindi ko pa alam yung mga Airtable na yan, Asana na yan, na mga
na mga software na yan. Pero dahil sa mga client ko, natutunan ko yung mga project management, pag-organize ng lahat-lahat. Pero naging habit ko na din yung pag-organize. Lalo na ngayon sa calendar, nag-organize ako. Mas naging organized pa ako na tao ng dahil din sa work ko. Kasi yung halos work ko kasi mag-organize ng calendar ng mga clients ko. Tapos parang naging nakuha ko din yun siya na skill or na work sa sarili ko. Hindi lang siya sa work ko, this personal pa na mga ano. Then sa email management, ayoko na makalat yung email ko, yung maraming subscription. Ina-ask ko subscribe ko na kasi sobrang pangit tingnan pag sobrang unorganized. Nakukuha ko na talaga lahat ng mga natutunan ko sa work ko, sa personal ko na life. So yun yung ano doon. And then, yun lang, sa finding the right job, kung ano lang naman yung services na ma-offer mo, then go. And if newbie ka, always tell your client na willing ka matuto, di ba? Madami namang resources kasi sa madaming resources online na pwede kayo mag-research beforehand. Like, mag-enroll ka sa mga online courses like sa Udemy kasi madami doon, di ba? Facebook ads, mga ganun kasi medyo malaki-laki yung kita mo doon. Sa social media, malaki yung kita mo unless na lang kung mag-down ulit yung Facebook at Instagram. Masyadong ano yun, masakit. Tapos, ang more ngayon na work is sa real estate. Tapos sa e-commerce, tapos ano pa ba sir, mga ano ngayon, sa social media, graphic design, yung mga ganun. And then sa IT work, sa mga web development, yung mga ganun, mga malalaki sahod dun eh. Tapos, yes. Ano na kayo, mag-enroll kasi may mga libreng training na ino-offer yung DICT. Sobrang nakakatulong po talaga siya. So, mag-enroll na kayo once na magpaano ulit sila. Okay. Miss Joanna, before we proceed to our discussion or sa presentation mo, meron kasi nagtatanong dito, bakit nga pala kailangan ng connects when it comes to Upwork? Para maklear natin from the viewer sa FB Live. Okay. kailangan ng connect kasi para yun yung ticket mo to submit proposals. Parang yun yung requirements mo kasi to submit proposal. Like, kunyari, sa job na to, connects ang kailangan. So, dapat may 6 connects ka din. Kasi each job, parang may requirement siya na connects. Kaya, importante ang connects sa Upwork. Kaya, yun yung naging cons ko sa Upwork. Kasi nga, limited lang yung connects na mabibigay nila sa'yo na libre. Parang, ay madami naman pala. It depends on how you send lang naman. How you send proposals sa mga client. Kaya, huwag din kayong basta-basta lang mag-send ng proposals sa mga alam mong naman imposible. Kasi yung mga tips lang doon, mag-send kayo ng proposal sa 5 to 10 or 10 to 20 na mga, wait, papakita ko na lang, sir, para G. At proposals nila is 20 na. A 50 plus na ang proposal. So medyo alanganin na siya mag-send. Kaya parang huwag mo na i-waste yung ano mo doon. Huwag mo na i-waste yung connects. Doon. Tapos may boost na siya ngayon eh, parang bagong feature ng Upwork nga pwede mo na i-boost yung proposal mo. So ito yung Upwork na job. So ito yun, dito yung job description, ito yung hourly na kailangan nila, length ng project, ang kung intermediate ba or entry level, tapos ang hourly, ito yung budget ng client mo. So it depends kung kukunin mo siya or pasok siya sa hourly rate mo. And then, yeah, always check na payment verified. Tapos, yung country, depends na sa'yo kung mag-take risk ka sa mga ano. Ang trusted lang na mostly is New Zealand, Canada, America. Kasali ba Hungary, sir? Pwede. Bahala na kayo ba sa mga ganos? Huwag lang sa Middle East countries. Okay. Tapos mga payment, katulad nito, payment and verified. 0 pa ang spend ng client sa Nepal. So, medyo alanganin. So, yun. So, wait. So, yun. Okay na ba? Nasagot ko ba yung tanong niya? Yes. And, merong follow-up question nakalagay dito. Ilang taon na ba kayo nag-freelancing? Ilang para taon? Ma-clear. 8 months.
po, gaya na pag-introduce. Ayan. December lang ako nag-start, December 2020. Pero full-time employee po ako ha. 2 years na ako nang full-time employee. And tatanungin niyo kung paano ko siya nasasakto sa oras ko, time management. Yun nga yung sabi ko, ina-organize ko lahat. So, para nag-schedule na ako sa calendar ko. So, isang araw, ito yung gagawin ko. Isi-schedule ko na kung anong oras ko gagawin yung trabaho sa client na to. Parang ganon. Parang nilalagay ko na siya sa calendar ko para mas organize. And then, yun lang. Kasi yung work halos ko sa part-time is flexible naman. And actually, so sobrang dami na ng work ko. Binigay ko na siya. Binigay ko na yung isa sa pamangkit ko, isa sa jowa ko. So, para nanonood ato siya ngayon. Naul. So, eto. Tips ko naman in creating proposals. So, lang 5 ang makaya kong ibigay. So, be concise, make it short but informative. Kasi sa sobrang dami na nang nagsasend ng proposal sa client mo, ayaw na nila ng sobrang haba na proposal na parang nagkukwento ka na. Kasi nasa about me mo na yun siya. Kaya importante yung about me kasi andun na lahat. So, yung sa cover letter mo, hindi kasi siya yung typical na cover letter na sinisend nyo sa company dito sa ano eh, dito sa like, mag-apply ka ng work. Yung cover letter kasi dito sa Upwork, parang ano lang siya, parang pinapahiwatig mo lang na, uy, kaya ko yan siyang gawin. Mag-a-apply ako ng work sa'yo. Parang, let's be partner. Parang ganun yung approach niya. Pero lahat kasi ng information na kailangan ng client, nasa about me mo na. Kaya, sa ano, yung sa cover letter mo na lang, it depends na lang kung paano mo siya i-compose, paano mo siya ilalagay in yung about me mo, ilagay mo siya ng one sentence. Kaya mo yan siya, ilagay mo yung experience mo. Ayaw ma, mamaya, ipapakita ko na lang sa inyo. Caught your client's attention. Ito yung maganda doon kasi, ano, parang ito din yung nagpapaano na, paano mo mabibigyan ng interest sa'yo ang client mo. Parang nanliligaw ka sa, ligaw ka kasi dito. So, ayan, no? Parang ganun. Yeah. Spark their interest. Oo. Just be honest. Kung newbie ka, eh, di sabihin mo na newbie ka and willing ka naman willing ka matuto and willing ka i-train nila. So, yun. Maging honest ka lang and straightforward sa kanila kasi yun lang din naman yung gusto nila. Wala nang paligoy-ligoy pa. And then, be confident but not arrogant, gaya nga sabi nila. So, be confident in a way na alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung pinapasok mo. Alam mo na kaya mo yung trabaho na pinapagawa sa'yo. At kung hindi din naman, di sabihin mo nga sa kanila na hindi mo kaya pero willing ka matuto. Bigyan ka lang nila para guide or something na ano. And marami, malawak naman yung ano eh, resources natin. May internet na naman, may YouTube na naman, may mga tutorial na naman dun. And edi dun, yun yung gamitin nyo, di ba? Know your worth. And dito na yung papasok yung rate. So, know your worth. Nasa sa inyo yon kung magkano ka ba, di ba? Magkano ba kayo? Magkano yung service nyo, di ba? So, nasa sa inyo na yon. Always nyo lang remember na know your worth. And sa Upwork, sa freelancing, hindi siya employer-employee kind of relationship. It is a partnership. Kung ano yung success nilang company nila, success mo din kasi part ka ng success nila. Parang ganoon. Lalo na ngayon kasi madaming startup companies sa Upwork and mas okay yun pasukin kasi parang ikaw yung magiging pioneer team nila eh. Yun yung maganda doon. Tapos halos kasi Western clients, alam naman natin mababait sila and they really are generous. Nagbibigay sila as far as I know sa mga nababasa ko, lalo na every Christmas. So nagpapadala sila ng mga laptop, mga computer set, yung mga ganun. Ayuda. Ayuda. Di ba? Yun yung maganda sa kanila. Kaya kung mabait ka sa kanila and naswertehan mo din na mabait sila, edi di ba, happy. The next, ito yung proposal na example. So, ang sabi nila, KISS method proposal daw ito. And ito ay yung proposal method ni Molongski kung kilala nyo siya.
freelancer din siya, tapos parang animator ata siya as far as I know. Tapos sikat na siya, and nagbibigay siya ng ayuda, nagbibigay siya ng mga connects, nagbibigay siya ng mga free courses nga sa group, kaya mag-join ako sa group niya. And then also, dito ko natutunan yung proposal na to. Sobrang short lang siya and sobrang effective nito kasi ito talaga yung ginagamit ko na proposal sa na sinesend ko. Kasi hanggang ngayon nagsisend pa rin naman ako ng proposal eh kung bored ako. So ito, ito lang siya. So dito sa kabila, nag-apply siya na cold caller. Tapos natanggap to siya kasi nakita ko kasi to na example sa success stories doon and pinadalhan din siya ng gamit ng boss niya and di ba amazing. So ito, maglagay lang kayo ng isang sentence ng experience niyo. Ay, maglagay una maglagay kayo ng for me maglagay kayo ng isang sentence kung ano yung hinahanap niya para para isipin niya na binasa nito yung job description ko. Kasi yung iba nagsasabit-sabit lang, hindi nila binabasa yung job description. Description. Next is, lagay lang kayo ng flowering words na magpapagaan ng loob ng client mo. Yun nga, caught your client's attention din. Dito sa kanya, I can make your life easier by taking some of the load off of you. So yun. And dito, experience niya, isang sentence lang talaga. So bali, 5-6 sentence lang ata to, di ba? Then na-hire na siya. And then ito yung wink niya, ito yung paano niya kinot yung client's attention niya, di ba? May proposal ba na ganito, di ba? Na formal, di ba? Wala naman. So ito yung mga isa sa mga strategies upward na hindi mo kailangan na sobrang formal. Yung strategy mo din. So ito, wink, di ba? Natanggap siya sa work. Sa akin, and the way I got my client's attention by capitalizing words na sakto sa ginagawa ko at sakto din sa work ethics ko as a virtual assistant. Tapos, so hire me, yung mga ganon. And confident kasi ako na kaya ko yung work. Kaya ito, nilagay ko din yung, ito nilagay ko yung hinahanap niya sa first sentence. Tapos, second sentence, nilagay ko kung ilang months na din ako nag-VA at ang mga ginagawa ko. Tapos, dito, I always crave new learnings. Yun yung inano ko na sentence, na flowering words, something. Tapos, and next is yung na confident ako na I can start as soon as possible. Tapos, eto, yung may schedule an interview so we can talk about how can I help. Unahan mo na. So, parang isipin mo na, ay, ipahiwatig mo sa client mo na okay ka for interview anytime and okay ka na napag-usapan yung project na to kung paano to maging successful, paano ka makatulong sa kanila. So, yun. And then, lagyan nyo nang ito sa kanya, your next kick-ass cold caller. Sa akin, your future virtual assistant. Yung parang ganun. Kiniklaim mo na, akin tong job na to. Ganun, di ba? Be confident nga, but not arrogant lang. Wag lang yung sobra. Okay. Okay, so Ms. Jo, okay, so before we proceed, oh my God, 30 na pala. Sakto lang. Ano, sir? Okay, Ms. Jo, so far kasi nagkakagulo yung mga fans mo sa atin, yung mga supporters mo or kabatch mo. So sige, batiin muna natin sila. So far, mga nagsusupport sa atin and your friends. So we have Christine Dahl. Hi, Tin. Magandang gabi. We also have Miss Celeste. Hello. Andito sila lahat. Yan sila. Makabatch. We also have from Sir Ronel from DepEd po ito. Hi, Sir Ronel. Thank you for watching. And also si Jolive. Hi, Jolive. Good luck. Ikaw na ang susunod next week. And of course, sa lahat ng mga nandito at nanonood pa rin hanggat maaari, okay, wait nyo lang hanggang sa dulo kasi may mga i-share pa si Miss Joanna. And of course, si Sir Rocky Samson also watching with us. Si Jen, babarin your batchmate. Tama, kabatch mo ito. And also, for those sa mga bagong kaka-tune in lang, the purpose of this show is for us to share the skills that we have, the knowledge that we have to our online professional, especially for kung ikaw ay bago or ikaw ay isang DICD graduate from the Digital Jobs PH program. So, sharing to ng knowledge. And at the same time, welcome also Ed Manyo
Manio or Manio. I hope I got it right. And we also have, ang dami nila, ang active ng ating session, ang ating chats. We have 3,900 na nanonood and 51 shares, ang dami ng comments. And oh my God, sabi ni Rizal, thank you for sharing this. And yeah, dito ako nakakuha ng extra client, sabi ni Sir Ronel. And si Sir Ronel kasi nasa class namin to, andito kami sa isang class, doon siya nakakuha ng tip from you and from Tin also. Okay, so go ahead, take the floor, Miss Joanna. Thank you for sharing. Tuloy na natin to kasi umiinit na yung ating usapan. Go ahead. So yung next is interview tips. Wala naman siya, masyado, pero casual lang yung interview kasi iba naman kasi yung interview sa mga foreign na mga clients kesa dito. So, ang sa foreign is normal conversation lang, para nag-uusap lang kayo ng kaibigan mo. Parang ganun lang yung approach. Kasi nga, hindi siya employee-employee na relationship. Parang ano lang siya, partnership kasi siya dito. So, parang you can talk casually sa client mo. And also address them in... Pero may client pa rin akong tinatawag kong sir. Bakit ganun? Okay, sige, Miss Joanna, what is the reason why bakit hindi dapat natin tinatawag na ma'am or sir? Parang ano daw kasi yun sa kanila, sobrang formal and ayaw nila ng sobrang formal. Tama ba? Diba? Okay, agree. Yung sabi kasi ng kuya ko, parang ganun daw na sobrang formal daw kasi yun sa kanila and parang ayaw daw nila pag ganun. Okay. Apologetic yung dating natin. And I would agree with that. Ayaw nila na masyadong formal or that way. Go ahead. Then, be straightforward. Ask questions to your client para naman isipin ng client mo na interesado ka talaga sa job na yun, diba? And also, to interest in their company. Kasi magiging part ka ng company din nila. And then, showcase your skills. Kung may iba ka pang skills, pwede mo i-share sa kanila as a reference nila, diba, sa'yo. So, yun. Then, job offer and contracts. So, don't be afraid to negotiate with your client. Always to, lalo na kahit sa ano pala, interview. Kasi minsan kasi, may interview kasi na let you hire ka na pala. Yung parang ganun. Parang 2 times ko na to siya na encounter. Parang hindi na siya interview. Ay, interview siya, parang nag-usap kayo casually. Pero at the end, parang ready ka na ba sa job? Kailan ka ba magsa-start? Yung parang gano'n na agad yung sasabi nila. Like, wow. Parang sobrang overwhelming. And then, yun. Parang negotiate ka lang sa kanila ang oras. Ang galing. Tapos, kung flexible ba yung work, kung may oras lang ba. Kasi nga, Different ang time zone natin. So, tayo yung mag-adjust kanila. Kaya minsan tinatanong ko kung flexible ba yung work or doon lang papasok sa oras mo ang kaya kong i-work. Yung parang ganun. So, negotiate ka talaga sa kanila. And then, yun nga yung sabi ko, always remember that this is a partnership between you and your client. And then, read and double check your contract before accepting the job offer in case lang may na-miss ang client mo. And then, make sure to only accept contracts inside Upwork. Ito yung ko doon sa Upwork talaga na if sa Upwork lang, kasi kasali din kasi sa terms and condition nila sa Upwork na pag doon mo nakuha ang job, edi doon lang din yung contract, doon lang iikot ang lahat. Kasi ano lang din secure para din sa protection mo, di ba? Pero yung iba, ginagawa nila 1 to 3 months tayo sa Upwork, tapos labas na tayo, yung ganun. It depends lang sa'yo kung kukunin mo yun, di ba? Kung nakapag-build ka na relationship mo sa client mo, edi go. Kung mabigat talaga yung 20% na fee sa'yo, edi go. Kaya, yun. Basta, kung lalabas ka sa Upwork, kuha ka ng sarili mong contract, yung para independent contract mo. Kasi sa DICT, sa training namin, tinuruan din kami ng ganun. Parang welcome kit siya sa client mo. So, lahat na andon. From contract, job offer, So, welcome email. Acknowledgement receipt. Okay. Kompleto siya lahat ng template. Yes. Kompleto siya lahat. Kaya, mag-training kayo kasi sobrang talaga yung training. Kasi before, yun nga, sabi ko, di ba, wala nga akong experience sa Upwork. Wala akong experience sa freelancing talaga. And sa dito sa training,
na-realize ko lahat, nalaman ko lahat na, ah, ito pala yung purpose ng email management. Ito pala yung purpose ng, late ko na na-realize lahat. So parang five months. May ako. December ako nag-start, December 2020. May in-introduce ang training sa akin ng friend ko. So sabi ko, hesitant pa sana ako na, ay baka hindi kaya na schedule ko. Kasi panggabi nga ako noon sa work ko. And parang hindi ko kaya. Kasi yung klase ni sir, si sir din yung trainer namin doon ha. And then, hindi ko sure kung kakayaan ko. Kasi 4 a.m. yung out ng work ko. Tapos 8 a.m. yung 8 a.m. yung training. So hindi ko alam, kukunin ko ba to. So sabi ko, bahala na. Basta may matutunan ako, yun yung importante doon. Kaya yun, nag-take risk ako and sobrang worth it ng training. Kasi dahil sa training, dumami yung clients ko. At dahil dun sa training, siguro, dahil sa training kasi, nakuha ko din yung rising talent na badge ko sa Upwork. And then, kahapon lang, naging top rated ako. Congratulations! Sir, then... Just sobra. Yesterday, yes, na-share ni Miss Joanna, top rated na siya sa Upwork. Sobra. Sobrang tingin ko kasi na ganun nga, parang nagbunga lahat. Kasi hindi ko talaga in-imagine na ganito pala mag-iari sa akin. Kasi nga, nag-start lang ako, para lang matuto. Yun lang talaga yung goal. Hindi ko in-expect na ganito din pala yung kitaan. O ganito din, dito din pala ako mag-grow talaga as a person. Kasi sa job ko din, last month, ako din employee of the month. Oh. sobrang grateful nice. Ng mga nangyayari sa akin. And pag sa work kasi, work lang talaga. Focus lang talaga ako sa work. And if bakasyon ko or rest day ko, wala. Hindi, dapat wala akong iisipin ng work. Dapat bakasyon, work. Yun talaga. Kaya weekdays, work, tulog, kain, work. Ganun lang yung cycle ng life ko. Kaya minsan iniisip ng mga friends ko, wala na ako social life. Meron pa naman. Nang very slight. So, next is last na ito. So, onboarding. So, onboarding, make sure to have a constant communication with your client. Always remember that. Kasi, always nyong i-update yung client nyo sa mga work nyo. Kunyari, tapos ka na sa ganito. I-update nyo siya kahit may mga to-do list or project management kayo na ginagamit, always update your client pa rin na yun na yung natapos mo, may iba pa siyang ipapagawa, paano pa ba matutulong mo sa kanya. Always have a constant communication lang with your client. And you can use a to-do board, yun nga yung sabi ko. Kung hindi sila gumagamit ng ibang software like Trello or something, may to-do board naman sa Upwork na matatrack mo yung mga task mo na binibigay nila sa'yo. So yun. And make sure not to miss any deadlines in case may mga deadlines. Kasi sa Upwork, kung nalagay siya sa to-do, tapos may deadlines siya, tapos hindi mo siya na-meet, parang magre-reflect sa profile mo. Parang babawas yung JSSS mo, yung job success score mo. Tapos, be honest with your client. Always talaga to. Maging honest ka lang sa client mo. Kung busy ka sa ibang project, sabihin mo na hindi ka pwede. Katulad ko ngayon, nagsapaw-sapaw na kasi yung meeting sa client ko. Sabi ko, hindi ako pwede ngayon to talk. Pwede i-reschedule na lang natin sa iba. Yung parang ganun lang, maging honest ka lang sa client mo. Kasi, yun nga, sila yung kailangan ng service mo, di ba? And ikaw, nag-provide ka lang ng service mo sa kanila. So, yun. Yun lang. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Ms. Joanna. And so far, if you do have any questions, you may type in sa chat box lahat ng gusto niyong itanong, and I hope that Ms. Joanna can answer all of those, although we have a limited time, pero hopefully masagot namin lahat ng inyong itatanong. So start niyo lang po. So to start with our Q&A, would that be okay, Ms. Joanna? Magkaroon muna tayo ng Q&A. Sure. Maraming nanonood dito talaga that are actually on their ongoing DGT training. What is your advice or pieces of advice for those DGT trainees na katulad mo rin galing sa DICT or Digital Jobs PH na program? Alam ko dahil na-experience ko na sobrang stressful talaga yung training. No joke.
Akala mo ano lang siya, submit-submit lang siya ng mga task, pero yung mga task na yun, grabe. Doon kasi sa task na yun, doon na parang sinasalang ka na kasi mismo sa parang job na mismo. Kasi doon mo matutunan yung mga live ano chatbot, yung mga chatbot na mga... Sobrang hirap pa naman noon. Lalo na si sir, mag-check din kasi si sir isa-isa. So, kailangan mo din maging maingat kasi once na mamiss ka lang, oh, makikita niyo yung papa-edit. Yun yung sobrang hirap. Kasi siya madali na training talaga. Mahirap siya. Kung iisipin niyo na ano lang siya, parang talk lang siya, yung ganon, yung parang webinar lang siya na more on talk. Hindi. Marami siyang task, marami siyang... May mga pa-game si sir na nakaka-enhance ng utak. Charot. Mga icebreaker. Pero ano, seriously, ang ano sa training is, alam kong stressful, mahirap, pero at the end talaga, ito din yung mga sinasabi ko sa mga kagrupo ko nun, sa mga classmate ko nun na always trust the process. Kasi ang process na to, at the end, sobrang worth it. And for me, sobrang worth it din. And sa mga ibang classmates ko din, may nakakuha na din sila ng ibang clients. And for me, sa mga wala pa, binibigay ko rin naman sa kanila, share pa rin ako sa kanila. As meron ako mga job invites, sinishare ko pa rin sa kanila. Tulungan lang din. Kung mag-enroll kayo dito, magtulungan lang din kayo ng classmates nyo. Huwag kayong, hindi kasi to competition eh, na magko-compete kayo sa isa't isa. Tulungan to siya kasi kayo lang din makaka-benefit nito ng training na to. All right. Thank you. Okay. So, worth it yung training. Worth it yung lechon, sabi nga. But anyway, if you do have questions, type nila po sa chat box. And of course, okay, baka daw may pagkahut for tonight. Yeah, I would agree with that. For those that are actually on their training, sabi ni Ms. Joanna, trust the process. And the purpose of that is, piniprepare kayo sa mismong actual na magiging freelancer setup. What we are doing during your training is, we are building the system. Ni-developing system natin as a freelancer. And we have to follow the process. And yeah, at the end, sabi ko nga, that is the best gift na pwede nyo maibigay, lalo na marapit na mag-Christmas. Lagi kong share. Yeah. Okay. So, sige, tingnan natin yung sa mga chat box. Baka meron. Asan si... Okay. Naalala ko nun, napaka-active ng inyong class kasi nga talagang buong-buo. Oh, okay. Yeah, another one, teamwork. Teamwork is also one of the best key na pwedeng mag-succeed talaga yung inyong class. Okay. Nag-co-work sila. Minsan pumapasok ako, nag-co-work sila. Kung may nahihirapan na classmate, dungan, ganun. Kla talaga, tulungan lang din. Okay. So, follow-up question, Ms. Joanna. This question came from... by the way, the question kanina na kung anong pwede mo maibigay na advice. That question came from Don Bernas. Hi, magandang gabi and thank you for tuning in. And follow-up question from Ms. Celeste. What was your most challenging client? Like, how did you deal with that or with that particular client? Kung sino man siya, babae man siya or lalaki, go ahead. Challenging client. Yun siguro yung nagbigay sa akin noon ng 2.5 na rate. Okay lang yan. Bad trip kasi ako dun eh. Kasi ano, hinahire niya ako, fixed price lang siya. Pero virtual assistant nga yung work. Kasi nga, di ba, baguhan pa lang ako, wala ako alam doon. Yung work na yun, VA talaga, more on social media, ganun. Pero yung mga pinapagawa niya kasi, outside na sa job description ko. And hindi na yun pwede. Lalo na pag, ang presyo lang, $50. Tapos, gagawin ko, i-edit ko pa yung mga raw picture mo na matagal niya nang kinuha. Tapos parang, ha, anong gagawin ko dito? Pwede gawin mo din yung role mo as a photographer. Kasi, photographer siya. Pwede mo din gawin yung role mo as a photographer. Kasi ako, assistant lang ako dito. Ako lang mag-a-assist sa'yo. Hindi mo ibibigay sa akin. Ako na din photographer. Ako na din mag-i-edit lahat-lahat. Kasi wala yun sa job description ko. Yung ginawa ko doon, inausap ko siya ng maayos na nawala to sa job description ko, hindi ko na magagawa to. And also, tinanggihan ko na talaga siya. Sabi ko, may nag-offer sa akin na bago. And kung pwede, hanggang dito na lang, tatapusin ko na lang yung mga tasks.
yung mga ginawa ko, tinransfer ko sa kanya, hindi ko siya iniwan na ano ah, I don't leave him hanging kasi ang ginawa ko, binigay ko na lahat sa kanya yung mga ginawa ko, yung mga kung anong natapos ko, in-update ko siya sa lahat na ito yung mga natapos ko, ito yung mga ginawa ko, ito na yung mga na-edit ko na wala naman dapat sa job description ko. So ito, binigay ko lahat sa kanya, tapos I cut the connection. Pero kinausap ko siya ng maayos, hindi yung bigla lang ako umalis sa kanya. Kinausap ko na siya ng maayos, and then, okay, yun. Tapos binigyan nila niya ako ng rating na gano'n. Parang doon siya kasi kumawi. Sabi ko, bahala na, bahala ka dyan. May mahanap pa naman ako na client, bawi na lang ako sa iba. Parang gano'n. Kasi hindi pa naman siya yung gano'n. Kasi madami talaga gano'n na client na sobrang rude. Tapos parang feeling nila sa'yo talaga, alipin nila. Na hindi naman kasi dapat gano'n. Kung gano'n na, kausapin nyo ng maayos and cut ties na kayo sa kanila kasi madami pang mas mabait na client at mas madami pang deserving na client kesa sa kanila. Huwag kayong mag-taste lang porque ito lang yung job na nakuha nyo. Dapat hindi gano'n. Hindi dapat gano'n yung mindset mo. Isipin nyo na sobrang dami pang client na magbibigay sa inyo na mas better and mas maayos na trabaho kesa dun. Yun. Great. Okay, so Miss Vanessa, baka may tanong ka, go ahead. You may answer, Mike. Yes po. Miss Joanna from our viewers pa din. Paano mo po ba daw nakuha yung top rated badge sa Upwork? May ano kasi yun siya daw. May criteria siya kung... Wait lang. Hindi ko na alam yung guide. Pero may criteria kasi yung top rated. Makukuha mo yung badge na yun if may 90% pataas ka na job success rate. Oo. Tapos, yes. Tapos may maayos ka na output sa mga client mo. So, yun yung mga alam kong criteria na alam ko. Kasi una-una niyan is rising talent, kung bago ko pa lang sa Upwork, and then top rated plus, and then parang yung 88 something nata yun. Expert badge. Oh yeah, okay. Of course, hindi ka makakuha ng badge kung wala kang client. Oo. Yun yung unang-una. So para makakuha ka ng badge, kailangan may ma-acquire ka na client. If not, huwag po tayo mag-expect ng badge po. Tsaga-tsaga lang. Okay. So, ang active ng ating chat box. But anyway, so since the time is flying fast, so itong question somewhat is personal, Miss Joanna. Okay, would that be okay kung ready ka na? Hello, sir. Yes, sir. And by the way, someone is watching with us, nanonood sa live mo at binati ka, baka gusto mo siyang batiin. Sino ba yun, sir? Nakalagay doon, hi, B. Ay, hello. Okay, hello. Alam mo na yan. Okay, so hello. This would be your follow-up question. What is the best thing that happened to you as an online professional or freelancer? Sarili ko. Unang-una sa sarili ko. I grow as a person. Alam ko kung ano na yung ginagawa ko. Alam ko na yung worth ko. Kasi alam ko na yung ginagawa ko eh. Alam ko na sa trabaho ko. Alam kong maayos ako magtrabaho. Kahit saan. Kahit nag-multitask ako sa full-time ko, sa part-time ko, ayoko na ma-compromise yung isang work dahil lang dun sa isang work. Ayoko na ganun. Kasi I always prioritize quality over quantity. So, dapat yun. Kasi nag-start kasi ako, parang yun na yung sa mindset ko. Nag-start kasi ako sa QA, sa ate ko, na work. So, parang nakuha ko siya na trade. Tapos, matak din sa isip ko yung sinabi ng kuya ko sa akin. Kasi yung kuya ko always nag-a-advise sa akin. So, yung sinabi niya sa akin, if pagtatrabaho ka, work as you own the company. Kasi kung magiging successful ang company, magiging successful ka din. Kasi part ka ng company na yun eh. Parang yun yung naging, ano ko na din. Parang yun yung dinadala ko na always ko iniisip every time nag-work ako. And if feeling ko, pagod na ako, pag nadidrain na ako sa lahat, I always go back sa, bakit nga ba ako nagsimula dito? Ba't ko ba to sinimulan, di ba? I always go back kung, bakit? Bakit lahat ng to nangyayari, di ba? Kasi kung
hindi ka nag-umpisa dito, hindi mo mo nakukuha yung mga gusto mo. Hindi mo nakuha yung mga gusto mo, hindi mo na-spoil yung parents mo, hindi ka nakapag-ipon. Yung parang ganun, parang I always go back kung saan ako nag-umpisa, kung ano yung goal ko, motive, goal ko, and yung mga aspirations ko sa life. Parang yun lang yun. Doon na talaga yung simula lahat. Okay. I would agree with that, yung pagkakasabi. Gusto ko yung line na yun eh. Work as you own the company. So talagang pag naano mo yan eh, pag na-acquire mo yan, andun yung tender, yung love and care mo sa mismong company. And it's very important na maramdaman nila yun. Doon na rin babalik sa user na gusto ko yung trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko. Kasi di ba yung iba nagtatrabaho lang sila for the sake of salary. Yung ganun. Doon pumapasok na kung magtatrabaho ka, like you own the company and iniisip mo yung success niya, parang mamamotivate ka din magtrabaho everyday. Kasi gusto mo eh. Gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo. And sa freelancing, naramdaman ko na I feel so appreciated sa mga ginagawa ko. Kasi ako kasi yung tipong tao na pag alam, may nakikita ako mas better sa akin, hindi ko na to kaya, ayoko na, nagsastop na ako, parang nawawalan ako ng gana. Pero dito sa freelancing, kunyari, pinagawa ako ng, hindi ko talaga gamay ang social media, graphic designing, kasi alam ko na mas maraming iba na madaming iba na mas talented, mas creative. Tapos nung na-try ko na siya, pwede naman ba siya explore, imagination mo, galalabas ka talaga sa comfort zone mo. And may isang tao na nagpa-realize sa akin na, alam ko saan na, nagpa-realize sa akin na magaling pala ako. Na alam ko na kaya ko pala to. Kaya ko pala din silang pantayan. And then, client mo din mismo magsasabi sa'yo na maganda yung trabaho mo, keep it up. Parang yun yung maging motivation mo to keep going, na to enhance more your skills sa ganong bagay. So yun. Okay. Well said. Alalim. Okay, so may nabasa akong question, kaya hindi ko na siya may scroll up eh, or ano, kung saan banda siya. But then, this question, before we part ways just for tonight, since yung question niya has something to do with the company, kung ano daw yung mga companies na dapat nating ina-applyan, or should we correlate with this question, anong advice mo para dun sa mga aspirant freelancers? Ano ba yung mga unahin nilang mga industry na dapat nilang applyan, especially kapag bago lang sila? Wala akong alam sa specific na ng name ng company, pero sa industry, more on e-commerce, real estate kayo mag-focus. E-commerce, real estate, and social media. Kasi yung pag-scroll nyo lang sa Facebook, Instagram, hindi nyo alam may pera pala dun. Kasi may isa akong work na nag-approve lang ako ng isang group. Pwede pala yun. Kukuha ka pala, makakakuha ka pala ng pera dun. Diba? Imagine mo, kung mag-scroll ka ng Facebook mga 5 to 10 hours a day, why not gawin mong trabaho, diba? Kasi maraming yun. Maraming clients na naghahanap ng ganun. Kasi kinoconvert nila ang mga members to monetize. Parang nagiging lead generation na din siya. Parang ganun. Ganun yung way nung isa kong client sa approach ng work niya. Nag-accept lang ng group members, mga ganun. So, more on social media, real estate, e-commerce, graphic designing, kung kaya mo naman. And web development. Yun yung mga web designing. Kung gamay mo naman. So, why not? And marami namang courses and trainings na pwede kang mag-enroll para doon. Yun. Thank you. Okay, so I hope na nakapagbigay ng konting tips sa ating mga doon sa nagtanong. But yeah, babalik pa rin kasi sa yan eh. Ano yung alam mo? Okay, or saan ka pa talaga passionate? But then, of course, hindi natin papayagan itong ating episode na to na hindi natin i-appreciate yung ating resource speakers. So, Ms. Joanna, may I request to kindly stop sharing muna. Okay. Okay na. Can you see the screen, Ms. Jo? Wala pa, sir. Ay! Yeah. Okay. All right. So, of course,
This is a certificate of appreciation. This is hereby awarded to, of course, Ms. Joanna Mae Espanola for being a resource person on the webinar session tonight entitled Start Upwork with Zero Knowledge in Freelancing. Of course, this is being initiated by the Filipino Online Professional Service Cooperative, specifically the FOPSCo Academy held on tonight, October 5, 2021. And of course, signed by our chairperson, Ms. Rochelle Rivera de Ocampo, and yours truly, Dennis Pagno. Let me just stop my sharing. So maraming salamat sa pag-share ng iyong knowledge and tips, lalo na very important yan sa lahat. And of course, congratulations! Top rated ka na sa Upwork. Talagang napapanahon. Kumbaga, talagang in God's perfect time talaga. So from rising star nung tayo ay nagtitraining pa lang, and then after the training, overwhelming yung mapasok ng mga invites sa'yo, and now top rated ka na. So of course, what will be your long-term goal in this industry, Joanna? Ini-figure out ko pa talaga kung anong long-term goal ko. Kung may, alam ko naman na may mapupuntahan ako dito sa freelancing, pero hindi ko pa talaga kasi maiwanan yung full-time ko. So, let's see after 3 months ko ano yung decision or ano yung, saan ako papasok? saan ba talaga yung career ko, di ba? Okay, thank you very much. So, sa lahat ng mga nanood, maraming salamat po. And of course, kung na-enjoy nyo yung show na to, itong episodes na to, please share to para mas marami pang makapanood and marami pang ma-inspire sa mga success stories ng ating mga DJT graduates and for those na aspirant freelancers. And thank you for watching with our session or with our Upwork, okay, our Start Upwork with Zero Knowledge in Freelancing episode. And of course, do not forget to like our FOPSCo.ph social media platforms. And reminding you here in FOPSCo, we grow together. Magandang gabi. Maraming salamat po and happy World Teachers Day sa lahat ng ating mga educators. Have a great day. I hope that here we will all grow together. We grow together.